Nagbubusya pa siya. Hello, my name is Dako Bilat. Pronouns, fuck you, Bilat Burat. Eh, pinapakilala ko sa inyo, si Dako Bilat. Walaan nyo na lang kung ano ibig sabihin nun. At ang magiging trabaho ni Dako ay isang nasa law. Sa mga about sa mga lawyer. So ang una nating mission para kay Dako Bilat. Para kay Mr. Bilat. Ay makahanap ng jowa. Ito na ang una niyang makakadate. Siya ay si Liz. At nagdate sila syempre saan pa ba? Tila sa museum din na luluma. Uy nako. Pero ang kanilang date ay hindi naging matagumpay dahil si Dako Bilat at si Liz ay hindi compatible. Ayaw nila sa isa't isa. Iwiyak kadiri. Pero ito yung ano eh, ito yung panira eh. Mukhang sila yung mas compatible kaysa sa amin eh. Itong parang nagdadrive ng Mio to eh. Pero kahit na hindi sila ganun ka-compatible, tinatry pa rin nila subukan at sinimula na nga nilang tumingin-tingin dito sa museum. Kala mo talaga alam yung mga tinitignan. Diyos ko, yung mga nagde-date sa museum na yan. Sus! Kunwari talaga naiintindihan yung mga art-art na yan. Oh, may picture palagi na nakatalikod tapos nakaharap dun sa ano, drawing, sa painting na naka-frame. Eh tapos yung mga lalaki naman na sumasama sa mga ganong museum date, ayaw naman talaga sa ganun. Ang iniisip lang nun pagtapos nun date, plok-plokan. Lo-lo na. Wait, gusto niya si ano? Gusto niya si Dako Bilat? Pero dahil hindi nga talaga compatible si Liz at si Dako Bilat, may nakita si Dako na chicks din sa museum. Tapos yun yung naging ano niya, kausap niya. At tingnan natin. At yun ang naging mas compatible sila. Medyo tagilid lang pero compatible pa rin sila. Mas nag-uusap sila. Oh, nag-exchange number. Pwede na. Pagkatapos sa museum, lumipat naman sila sa isang bar. Para, you know, magkakilala pa lalo. At habang tumatagal, nag-uusap sila, kumakain, umiinom. Pero wala pa rin, hindi pa rin nakakahanap ng jowa si Dako Bilat. Pero kahit na hindi agad naging jowa ni Bilat. O tama, ni Bilat. Si Lien. Lien sadya. So kung nag-asawa sila, Lien sadya Bilat. Ayun, nagte-text-text sila, usap-usap, ayun. Pagkatapos nun, nag-text si Lien para mag-stay over. Tumira muna dito sa bahay ni Bilat. Tama na yung kaka-computer mo, may babae oh! What the fuck, puro computer si Tanga eh. May kilala akong ganyan. Ishiro! Meshka! Kofoba! Ba't ganun yung tugtog? Dito to? Oh! Wala! Ano ginagawa niya sa akin? What the? Ano to? Oh! Ano yun? Ano nangyayari? Ano nangyayari? What the fuck? Ew! Ano to? What the fuck? Kadiri. Nakatulog sa sahig ng puta. Pero sa di inaasahang pagkakataon, biglang may dumating sa bahay ni Dako at tumambay doon. Ayun, tapos kinilala nila, nag-usap sila. Wait, trip niya ako? At sa matagal-tagal na pamimilit, sa matagal-tagal na pag-uusap nila at pagkikilala sa isa't isa, unti-unti silang nagkamabutihan. This is it! Sa wakas! Yes! Sa wakas! Bakit siya tumatawa? Nagkisila, tumawa bigla pagtapos. Parang nakaka-insulto yun. Parang di ko gusto yun. Oh, wow. Oh, kiss na naman. Oh, my God. Try for baby na kaya. It's time! Kailangan na magkaanak. Pero bago nila simulan na magka-baby, nagkaroon muna sila ng one last
update. Natulog ang puta. Natulog. Wow, nice date. Tinulugan ka, hayop ka. Yeah! Woo! I-joke pa more! Ang ingay, puta! Nag-usap sila. Pwede pa tayo maging mag-jowa. Yeah! Ingay. Naglalandian sila ako may nagbibijoke doon sa kabila. Ang lakas! What the fuck? At dahil sa date na yun, kapag desisyonan nilang magsama na sa iisang bahay. Live together? Okay! Let's go! Ikaw girl, dito ka. Iwan mo na yan. Iwan mo na yan. At ito na. Oras na. Para sa para sa pinakahihintay ni Dako. Mr. Bilat. Okay, let's go. Hey! Bago love life, let's go. Easy lang daw, easy. Ah yes, tapos na success. At diretso sa trabaho. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan natin ang pagtataksil ni Miko. Kay Dako. Ano kayang mangyayari? No! Ay, oh shit! Tama na, pauwi na. Oh my god. Ala si ate girl. Naglalande, ala. At ang kaka live-in lang, bagong live-in lang na magjowa si Miko at si Dako. Oh, hindi ko matanggap ang mga nangyayari natin. Oh my god. Oh shit. Oh, hala, naglo-lo na. Hala. Naglo-lo sa CR. Hala, may bisita pa. Nakikinig, oh. Nakikinig lang siya, oh. Naglo-lo na. Oh, shit! Hoy! Hoy, umalis ka dito! Hoy! Nanonood ang puta. Pwede? Huwag ba tayo umalis dito? Ayaw umalis yung fuckboy na to. Sa wakas umalis din. Oh, shit. Oh, nag-push up. Nakikinig lang siya. Pinapakinggan niya lang eh. Ano? Buta. Ang dumi na sa shower kayo. Ang dumi mo. Shower yun ah. Ano ba yung tinaihan ka ba nito? Tinaihan ka ba habang nasa shower kayo? May naisip akong plano para sa kabit na to. Ni Miko. Kailangan natin maghigante. Kailangan nating protektahan ang relasyon ni Miko at ni Dako. Ayan, ilalak natin to dito sa... Saan ba yun? Ito, ayan, sa household. Ayan, lalabas siya. Tapos, nakalak na. Ayan. Ayan. Tapos, itong gagawin natin, ikaw. Doon ka, Dako. Lumabas ka dyan. Huwag mo punasan niyang sahig. At, ilak natin... Para sa lahat. Asan na yun? Yan! Yes! Hindi na... Oh, shit! Sinimulan niya agad! Sayang na bu... Oh, my... Shit. Napsa Lamita. Ugh. Yan. Sayang, kala ko pa naman eh. Liliyab na siya eh. Lumayos ka na dyan! Bilisan mo! Bakit mo pinat... Ah, shit! Pinatay yung sunog. Yes! Ayan na! Yes! Yes! Umaalis na sila! Nanonood lang yung mga bumbera. Ano nangyayari? Uy! Ayan na! Huwag niyo patayin! Sige! Yung mga tayaw! Ayaw kumalat! Chill lang eh, push up lang siya eh. Sige! Bilis! Sige lang! Yay! Puta! Ayan, sige! Papunta sa kanya! Yes! Yes! Sige! Kalat pa lods! Ayan na! Malapit na! Makorner ka naman, puta! Nagpo-push up pa siya eh.
iabot. Ayaw abutin. Konti na lang, ayun na. Ayun na, inaabot na siya, mainit na. Nararamdaman, oh, init. Oh, init. Naabot ka na ba, Lods? Oh, ayaw talaga abutin. Ayaw talaga. Ayaw talaga, puta. Bilis. Konti na lang, ayun na, oh, kadikit mo na, oh. Ano to, iniiwasan ng apoy? Ayun na, ayun na. Yes. Ayun na ang kapit. Inihaw. Holy shit. Ano to? Hindi na mamatay. Ano to? Ano to? Hindi na mamatay to. Ano to, Anli buhay? Tostado na to. Wala pa rin. Ayan, inubo na. Ayun, tumumba sa wakas. Tumumba din sa wakas. Ayun na, si kamatayan kasama niya na. Ayan na. Nakabantay na siya sa labas. Waiting for delivery. Sumasayaw-sayaw pa, puta.